I'm Fchel Stanislao. I'm the artist and owner of Glassicology by Fchel. Since 8 years old or even younger pa, I have always been a creative person. Hilig ko rin naman siya. Hindi ko lang siya talaga na pursue. When I came up with the word Glassicology, ang meaning nun sa akin is putting art on glass. Yun yung meaning niya for me. Kaya siya, ganun yung term na ginamit ko para parang nangangarap ako na one day, magiging term na talaga siya. Parang napaka-symbolic kasi din sa akin ng glass na, yeah, ano, yun. Parang kahit mabasag siya, it's a beautiful accident. And since I'm an accidental artist, so parang pili ko nakaka-relate ako sa ganun. Nag-start siya nung November 2016, naisip ko nga na mag-isip ng business. Ang plan ko talaga is to put up party souvenirs, giveaways, and then eventually gusto ko sana mag-put up ng venue. Tapos naisip ko, bakit hindi na lang something na handcrafted? Meron akong artists, a couple of artists who worked for me. And then ako, nagpipaint ako parang hobby lang kasi talaga nakafocus ako sa business side of it. Mahilig talaga ako mag-collect different types of glasswares. And then before kasi nagkaroon talaga ako ng ano, may nagbigay sa akin ng glass coaster pero ang design niya print. So sabi ko, bakit hindi natin gawin na hand-painted? So when we researched about it, mahirap pala kasi mag-paint on glass. Meaning, mahirap maghanap ng paint na kakapit. Tapos yung paint pa na tama, medyo mahirap siyang kontrolin. I love painting outside talaga. Talagang kung mapapansin nyo yung product photos ko, laging sa damuhan. For me, sobrang ano, mas inspired ako when I'm close to nature. Talagang totoo na it's very relaxing. So when I paint on glass, diba transparent siya? Ang imagination ko kasi, you're painting on what is actually out there. Yung nakikita ko at the present moment, pinipaintan ko siya. For me, ang sarap mag-reverse paint. Meaning, yung design mag-a-appear sa other side ng glass. Wala, for me, mas may challenge, mas masaya. Clean, mas clean siya, diba? Ang daming dilema ng pag-paint sa glass kasi ang tagal niya mag-dry. And sobrang natutuwa ako sa client sa sobrang understanding na they know to make something from scratch. Talagang it takes time. They also understand the price. Siguro nasa ano yun eh, dapat dadalhin mo sa tamang location yung products mo. Yung iba sinasabi underpriced. Sobrang thankful ako sa Glassicology kasi masasabi ko na dito ako nag-start mag-mature as a person. I was so busy being happy. Natutunan ko sa Glassicology kung paano mag-eliminate ng negative thoughts and negative people. So, pati sa items ko, na-apply ko siya na naalaman ko kung saang locations ko siya dapat dalhin, sinong tao yung dapat makakita sa kanya. Kasi alam ko hindi lahat ng tao ma-appreciate siya. For me, thankful talaga ako kay God kasi feeling ko pinamit niya talaga yung right people sa akin when I started the business. Parang lahat nga nag-snowball into something nice and beautiful. Ginawan ko siya agad ng Instagram account. In December, nagsulat-sulat na ako ng plans ko for the business. So, sinulat ko na, okay, kailangan by 2017 makasali ako ng bazaars. Parang I was just being playful na gusto ko ma-feature yung Glassicology sa TV, sa print, sa social media. Pero for me parang wala lang, dreams lang yon na sinusulat. Bago ako mag-paint, yung kaba ko, grabe. Na parang ang weird, wala namang nanonood, bakit ako kinakabahan? So before I paint, promise, magdadasal muna ako na Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko to kaya. Ang ibig sabihin kasi nung kinakabahan, hindi ka mayabang. Alam mo na something can go wrong, ganun. Pero at the same time, nagiging prayerful ka kasi yun nga, wala kang ibang asahan kundi si Lord. So, nag-start yung orders outside Bataan ng March. And then, hindi pa nga ako sanay sa Instagram noon. Hindi ko alam yung mga nag-direct message. Meron palang nag-try mag-commission sa amin mag-paint ng aquarium. So, parang nabasa ko yun 3 months later pa.
takot akong i-register pa yung business kasi hindi ko alam kung gaano baka consistent yung flow ng orders, ganyan. Sabi ko, kung gusto ko maging serious and gusto ko mag-focus na this time sa isang bagay, kailangan all in na ako. And then, nag-start na rin yung mga invitations sa bazaars. So, ang unang-una kong invitation talaga is yung pinakamalaki pa, Noel Bazaar. 2017, every month, meron akong at least 1 to 2 bazaars. So, minsan tatlong bazaar, minsan sabay pa sila. Ang saya pala niya. And it's not always about the sales. Ang nangyayari kasi sa bazaars, lagi ako may takeaway. Namimit ko yung mga co-artists ko. Nakita ko na, may ganito palang community of artists na hindi sila madamot as in nag-share sila ng ideas, nag-open sila for collaboration, about materials, about new products. Isang community siya ng lahat passionate sa ginagawa nila. Some of them may day job pa rin, pero sobrang nakakabilib, diba? Kasi nasisingit pa nila yung ganong mga hobbies. Yung iba naman, sobrang inspired ako kasi full-time sila dun sa work na yun. So, lalo ako na-inspire na, pwede ako mag-full-time talaga dito sa art business na to. Kasi may ganun tayong iniisip ako before na mga artist, parang kung hindi ka naman sikat, parang walang stability. Pero parang doon, ma-inspire ka na, okay, ito pala yung mga artisans. Yan, mga talagang artists sila, and yun na rin yung bread and butter nila. Sobrang refreshing to meet the clients, people who go around the bazaars. Sa ganong ding community ko, nakita na ang generous ng mga tao sa compliment. Na nahawa rin ako na parang, okay, if you think something is nice or beautiful, tell the person or the artist. Kasi it will not only make the artist feel good, pati ikaw. Kung hindi ako pumunta sa bazaars, hindi ako ma-expose. So, kung hindi ako sumali ng bazaar, kung hindi ako sumali sa ganitong bazaar, hindi ako ma-feature sa isang magazine. Or kaya ako, nung sumali ako sa bazaar na to, na-feature, na-invite tuloy ako sa TV. Or na-feature ako sa isang web magazine. Tapos yung pagsali ko sa bazaars na yun, parang nag-snowball siya na, yun nga, more clients, more features. Na-reach ko yung mas malaking market. Kasi ang goal ko talaga nun is to create affordable art. Bigla kaming, biglang nirepost ng Try Local PH yung isa naming post sa Instagram. Nung time na yun, parang na-disappoint ako ng konti na bakit ang nirepost nila yung gawa ko. Kasi hindi talaga ako confident sa mga gawa ko kasi hindi ko naman talaga kinoconsider yung self ko dati na artist. Kasi mayroon nga ako ibang artist. Pero masaya ako na nirepost nila. Kasi kung hindi nila nirepost, hindi ako magkakaroon. Doon nag-start kasi yung mas maraming followers. Doon na nag-start mga inquiries, orders. Para sa akin, hindi naman ako ganun katakot na magturo sa ibang tao ng glass painting. Minsan, yun yung problema namin mga artist. Marami kasi takot magpa-workshop. May nag-advise sa akin na huwag ako masyado magpa-workshop or pipiliin ko kung sino yung pwede mag-workshop. Kasi, yun nga, yung originality, baka gayahin ka lang, ganun. Pero, pag ikaw yung original, parang you have nothing to fear kahit gayahin ka nila. Plus, for me, hindi kasi pwedeng yun na yun. I have to think of more ideas, more new things for my brand. Gusto ko magkaroon ng team na ma-appreciate na ganito yung craft namin. It's very unique kasi nga, parang you're painting out of thin air. Parang sana magkaroon ako ng team na same yung passion and same yung vision para makapag-expand. Gusto ko dumating yung time na kahit hindi ako lagi nandun, I have a group of people na very passionate din sa Glassicology. I'm Fchel Estanislao. I am the owner and artist of Glassicology by Fchel.